Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na sa Sangkay Loans. Muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat. Mapadito sa Pilipinas o sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega, mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs, mega, mega love shout out sa inyong lahat. And of course, I love you all. Kumusta kayo? Mega love shout out sa aking mga sponsors. Kay Tita Bing ng Horbin TV Vlog. No? Kay Tita Mina, ang Tita Kong Vayot. Kay Tita Pia Payne. No? Kay Mamita ng San Diego, California. Sa lahat ng aking mga sponsors, mega love shout out sa inyong lahat. Ngayong araw na ito mga sangkay, pag-usapan natin, ito'y patungkol sa kinabumbay. Sa magkakapatid na ito, mayroon akong nakitang video, no? Latest upload ni Shena. Mayroon akong kinuhang video clips. Ipapapanood ko sa inyo. Kung gusto nyo na mapanood ng buo itong video na ito, puntahan nyo po ang YouTube channel ni Shena, no? Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe kay Shena, subscribe nyo po siya. Credit dito sa video clips na aking kinuha kay Shena, no? So, tara mga sangkay, panoorin natin itong video clips na aking kinuha. Then, after natin mapanood, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito sa video nito. Tara, mga sangkay! Kami-kasama namin si Bumbay Bay! Kasama po ako para gusto kong makita ko ang bahay nila ate. Kung anong klase man na kalaki-laki, tapos anong kulay. Kaya gusto ko ma'am kung magsama lang. Makita ko kung ano, malaki-laki, ganyan. Gusto ko kung makita ang bahay nila, ate ay. Anong oras mauwi yung kasama mo dito, Sherry? Bye, sinosurvey mo ba ah? Bye. Ano, bye? Bye. Ito ang bahay nila, bay. Ano ba yung masasabi mo, bay? Bay. Ano masasabi mo, bay? Wala po. Itong unang sabi mo sa akin na may meron na silang bahay. Kala ko yun talagang ayos. Oo pala. Ayos, baga may bubong. Yan, paggiling ko pala ano, hindi ko mga ano na mari loob. Yan, dyan naman po sa may likod ng kortina, dyan sila natutulog. Yan yung higaan nila. At ito naman po yung ano, likod ng bahay nila. Yan yung CR. Pinuntahan ko din po dito po pala sila nalaba ng mga damit na medyo makalat po. Ayan. At dun po sa may trapal na blue, yan po yung ano, CR nila. Ayan. Ang hirap po kasi ano, nang lalabas ka pa ng gabi para mag-CR, eh nakakatakot po kasi ano, sementeryo sa may, ang likod niya po kasi is sementeryo na, kaya medyo nakakatakot talaga. Tapos pumunta naman kami dito sa may kabila, parang ayun po yan, yung may puting yan, sementeryo po lahat yan. Tsaka, at sabi ni Bumbay, bakit daw ganun yung bahay nila? Dito naman, tinatanong ako ni Bumbay kung wala daw silang sariling tubigan. Kasi nakita ni Bumbay yung mga galon ng Wilkins, ayun. Tinatanong niya bakit daw may ganyan. Ayun, sagot naman ni Sherry ay wala, nakikigib lang sila kaya madaming Wilkins sa loob ng bahay. Sabi pa ni Bumbay, doon na lang daw si Sherry tas si baby niya sa bahay para daw hindi na daw sila naigib. Tapos hindi daw mauulanan kasi daw yung bubong, napansin ni Bumbay yung bubong. Ayan po, sabi ni Bumbay ay doon na lang daw sa bahay yung mag-ina. Dito, sabi ni Bumbay, magsama na lang daw sila ulit sa amin pabalik. At wala daw silang kasama. Dito naman, nakita ni Bumbay yung heater. Sabi niya, bakit daw sira na? At
pag magdami na daw yung ipon niya, bibilan daw niya sa sharing heater. Dito naman po yung bakanting lote nila dun sa may harap. Ito yung nagsisilbing basurahan nila. Yan, sabi ko kay Sherry, kapag medyo lumaki yung sahod namin sa YouTube, yung kalahati, ibibigay namin sa kanila para pang-umpisa ng bahay nila kahit paunti-unti. Tapos dito daw nila itatayo kahit kubo lang po. Yan, dito pauwi na po kami. Sabi ni Bombay, saglit lang at bibigyan daw niya si Sherry ng pera at pambili daw nila ng pagkain ni Onyok. Ayan, kaya si Bombay po kumuha dun sa wallet niya. So yun mga sangkay, at tinapanood na yung video clips na aking kinuha mula doon sa ano, sa video ni Sienna. Ito'y inihatid nila si Sherry, no, yung kapatid nila na nanganak doon sa bahay ng kanyang ka-live-in partner, yung ama ng kanyang anak. Sumama dito si Bombay kasi inexpect siguro ni Bombay na maganda yung bahay na tinitirhan ni na Sherry, no. Sabi niya gusto daw niya makita kung anong itsura ng bahay, gusto niya makita kung anong kulay ng bahay. Pagdating niya doon, nagulat si Bombay. Nakakaawa yung ano, yung sitwasyon ng buhay or pamumuhay ng pamilya nitong ama ng anak ni Sherry, no, yung kanyang live-in partner. Kita natin na hirap sa buhay. Yung bahay, kita natin na yung parang nasa squatter area yung lugar, tapos yung likuran ng bahay nila, sementeryo. Nakakaawa, no? Nakakaawa. Si Bombay nag-survey. Ito talaga si Bombay, no? Hindi natin maiiwasan si Bombay. Talagang kung anong nakikita niya, sasabihin niya. Nawang-awa daw siya sa kanyang kapatid. Ang dami niyang tanong, bakit daw may mga Wilkins doon? Kasi wala silang tubig, no? Walang connection ng water. Nag-iigib lang sila, nakikiigib lang sila sa kanilang kapitbahay. Yung heater, nakita niya, nasira. Sabi niya, pag naka-ipon daw siya, bibilhan daw niya si Sherry, no. Dito yung ano, no, kahit ganyan si Bombay, nananaig sa puso niya yung pagiging kapatid, no. Nakita niya yung sitwasyon ni Sherry, awang-awa siya sa kanyang kapatid. In fact, gusto nga niya na dalhin ulit, pabalik ng bahay nila si Sherry at saka yung kanyang anak, kasi naawa nga siya. Gusto niya doon na lang tumira sa bahay nila. Mahirap yun, no, kasi yung bahay nila puno, maraming lamok. Nakaka-delikado sa bata na baka madengge, no. Alam natin ang lamok, madengge, na delikado sa dengue. Hindi po ako nangungundina or kinukundina yung mga tao na ganito ang sitwasyon, no, yung lugar nila na parang nasa squatter, no. Kadalasan talaga nakikitaan ko ng hindi malinis sa loob ng pamamahay, sa loob at labas ng pamamahay, ang karamihan sa mga na ganyang lugar. Ang sa akin lang sana, no, hindi porket tayo ay nandiyan sa ganyang klaseng lugar, hindi na tayo dapat marunong maglinis pa. Dapat talaga sa ganyan, mas importante sa kanila yung malinis ang kapaligiran, kasi nandiyan yung mga sakit, diyan tayo makakakuha ng sakit sa pagiging marumi. Lalo't-lalo na may bata, no, na yung lamok, sobrang daming lamok, kailangan malinis talaga. Ang loob ng bahay dapat malinis at labas ng bahay dapat malinis. Hindi porket nandiyan tayo sa ganyang klaseng lugar na tinitirhan, hindi na tayo matutong maglinis. Importante po yan, no? Si Sienna naawa din, no, naawa sa kanyang kapatid. Love na love nila yung baby Onyok nila. Siyempre unang pamangkin nila yan. Ganyan talaga, basta unang pamangkin, mahal natin. Iwan ko ba bakit ganun. Ito yung leksyon sa mga kabataan, no. Kabataan na maagang nag-aasawa, maagang nabubuntis, maagang nagkakaanak, na dapat
isipin natin ang magiging kinabukasan natin. Hindi lang kinabukasan natin, kundi yung inyong magiging mga anak. Kung ano ang magiging kinabukasan. So, dapat ready kayo. Dapat meron kayong bahay, meron kayong trabaho para sa inyong mga anak. Kasi kung ang kawawa dito, ang magsasuffer dito, yung inyong mga anak. No? Lessons learned sa mga bata ito na huwag basta-basta mag-aanak nang hindi pa kayo ready. Bagamat mabait naman daw itong ano live-in partner ni ano ni Sherry, no, pati yung magulang, mabait naman, alaga naman si Sherry, pero importante talaga dito, hirap din sila sa buhay. Nagtitinda lang sila ng kandila, no, gumagawa ng kandila, yun ang kanilang itinitinda, yun ang kanilang ikinabubuhay. Lalo na ngayon, nadagdagan sila, bata, kailangan may pagatas. Buti na dyan sina Shena, no, nagsusupport dito kay Sherry. Tapos sabi pa ni, ano, ni Shena na once na kumita sila ng malaki-laki sa kanilang YouTube, tutulungan nila na makapagpatayo ng bahay nila, sina Shena, no, kahit kubo lang, para hiwalay sila doon sa pamilya ng, ano, ng lalaki. Kailan meron silang sariling bahay. Maganda ito talaga, no, na yung magkakapatid na ito ng tutulungan. Si Shena, ito talaga ang nagsilbing nanay at tatay nila bilang sa kanilang magkakapatid, no. Siyang nagdedesisyon ng lahat. Siya rin ang kumikita para sa kanilang magkakapatid. Si Bombay, nakita din ni Bombay nung pauwi na sila. Nagbigay ng pera si Bombay, pambili daw ng pagkain ng magnanay. May pakinabang din ito si Bombay, no. Gaya ng sabi ko, si Bombay kahit ganyan, may puso siya. Mahal niya ang kanyang mga kapatid. Itong magkakapatid na ito, sana madala sila sa naging sitwasyon ng buhay nila noon, no. Na buti nga yung pamilya nitong live-in partner ni Sherry, no, merong bahay na nakatayo sila noon. Ang sa kanilang tolda lang ang bahay nila noon. Nakakaawa din ang sitwasyon nito nila noon. Kaya dapat tumino sa kanilang pag-iisip ito. Sa iba na hindi pa nakakapag-asawa, na sana kung anong pinagdaanan nila noon, sana hindi nila maranasan pa ulit ngayon, no. So maraming salamat mga sangkay sa panonood dito sa aking reaction video na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. No? So kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.